Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagpasasalamat, pagluwalati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus lamang. Double honor and respect to our honorable pastor Wildis Almeida. At turut aral hindi natin makakalimutan, assistant pastoral ni Nakumon Almeida. At sa kanyang mga beloved children. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus kung paano po kami nasave sa gawain ito. Nung bata po ako, yung beloved father ko po, talamak po sa bisyo, inom, sigarilyo. Binata po siya, ganun na po yung bisyo niya hanggang sa nag-asawa, hanggang sa pinanganak kami. Pero ang pinakamamahal na Jesus, may plano pala po. Nung time na gusto na magbago yung beloved father ko, lahat po ng sikta na pasok niya. Pero kakaiba po yung Jesus Miracle Crusade. Napakinggan niyo po to sa radio program lang po lamang. Tuwing gabi po, habang sinusubaybayan niya po ito, tuwing gabi, nung nalaman niya na po yung gawain kung saan yung area, saan yung location ng gawain ng Jesus Miracle Crusade po sa dako po ng Cagayan de Oro. Doon po, linggo po yon, sinama po ako, yung kuya ko, yung beloved mother ko, apat po kami. Sinama kami ng beloved father ko dahil sa kahabagan na taon ng pinakamamahal na Jesus, di makarapat dapat, tinawag po ng pinakamamahal na Jesus ang beloved father ko. Doon po, instant po, yung beloved father ko, malakas po sa inom, sigarilyo. Instant po, binago po siya ng pinakamahal na Jesus. Glory to God, praise the Lord! Hindi na po siya nagsisigarilyo, nag-inom. Nagtaka po yung mga kasama niya sa trabaho, bakit linggo po, nagsamba lang po, tapos pagkalunis po, nagpasok siya sa trabaho. Taka po yung mga kasama niya tuwing hapon po, nagiinuman po sila. Pero ang aking beloved father po, hindi na po nagiinom. Nagtaka sila kung bakit daw, ano daw yung nasumpungan ng beloved father ko. Doon po nagpapatuo yung beloved father ko. Pero sinabi nila, makakasakit ka niyan kasi bigla kang umalis sa bisyo. Pero nanampalataya po aking beloved father. Nagtiwala sa pinakamamahal ng Jesus. Ang ginawa po ng pinakamamahal ng Jesus, wala po nangyari sa kanya. Yung inabaan po yung buhay niya, umabot po ng 7 years nung time na kinuha po siya ng beloved mahal na Panginoon. 7 years, 2007. Yung time na yun, nahirap po mawala ng ama sa tahanan. Dahil nandyan po ang awat, habag ng pinakamamahal na Jesus, nandyan po, binigyan niya kami ng kalakasan, di man karapat dapat, pero ang mahal na Jesus, sa pagsubok man, hindi po ang mahal na Jesus nagpabaya. Nandiyan po, nagbibigay sa kanya mga pangangailangan. Grabe po ang pinakamamahal na Jesus. Isa pa po, pasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung time na year 2009, mayroon pong malaking aksidente sa amin. Mayroon pong sunog na naganap. Ngunit ang iyong abang lingkod, nandun po ako sa talyer. Nagtatrabaho, pero ang pinakamamahal na Jesus, nag-iingat. Mga minamahal, habang nasusunog yung aming lugar, wala po ako doon. Napakinggan ko po sa radyo na yung lugar pala namin ay nasusunog na. Ngunit sa himala ng pinakamamahal na Jesus, yung kabilang bahay namin, dalawang palapag. Yun po, tinupok po ng apoy, pero ang bahay namin pinag-ingatan po ng pinakamamahal na Jesus. Grabe po, wala pong bumbero na makapasok dahil po masikip yung daan. Pero ang pinakamamahal na Jesus po, nag-iingat, grabe po, yung himala. Nagtaka po yung mga kapitbahay namin, bakit hindi yung amin hindi nasama. Pero ang pinakamamahal na Jesus, nag-ingat po, ganun po. Naalala ko po, nung bata po ako, nagkaroon din ng sunog sa amin, 1996. Nung time na yun po, hindi pa po kami saved dito, pero ang gawa ng pinakamamahal na Jesus, yung bahay po namin, nasunog po. Pero hindi po na grabe po ang mahal na Jesus. Pero nung 2009, nandun po ang pinakamamahal na Jesus, nag-ingat. Isa pa po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus doon sa aking trabaho. Di man ako karapat dapat. Di man po ako yung engineer, di man ako nag-aral ng ilang taon. Pero ang pinakamamahal na Jesus po, nagpapala po, pag magtapat ka lang, maglingkod sa kanya. Ang pinakamamahal na Jesus po, ang trabaho po ay service technician. Sa dito po sa Pilipinas, malaking company po yun, sa mga industrial company po. Kami po yung nagsusupply ng mga makina sa mga industrial. Pero ngunit, ang habag ng pinakamamahal na Jesus po ang nagbigay ng trabaho sa akin. Doon lang po ako sa Cagayan ng de Oro. Nagtrabaho, nasa talyer, gabi po, sobrang init, ulan, nandiyan po. Sabi ko sa mahal na Jesus,
Sana bigyan mo akong magandang trabaho na hindi na maarawan, mainitan. Grabe po, hindi po malpensus din. Tunugon po yung aking panalangin. Nandun po ako sa Manila, nagtrabaho. Pero ang pinakamamalasus, nagpala po. Nandyan po sa pagtrabaho po, ang nakakahalubilo ko po, mga engineer, mga graduate po. Pero yung habag na lingkod, isang taon lang na po nag-aral, pinagpala ng pinakamamalasus. Di man karapat dapat, sabi naman po noon, hindi kita gagawing buntot, ba't go solo? Nagtaka po yung mga customer namin, bakit? Ano ka ba? Ako po isang member lang po ng Jesus Miracle Crusade. Pinapapatotoo ko po kung ano po yung pinaglingkuran ko. Grabe po. Sinishare ko po yung banal na gawain natin. Sabi na namamangha po sila. Grabe. Mahal na Panginoong Jesus po. Sabi ko, grabe naman yung pinaglingkuran nyo. Ay ko, buhay ang aming Diyos. Di man ako karapat wow, dapat. Kaya isa pa po, pinapasalamatan ko po, rin po yung aking bilabid kuya. Ganon din po, isang taon lang po siya nag-aral. Vocational course lang din. Nakapagtrabaho na po siya sa Saudi. Nung natapos na po yung kontrata niya sa Saudi, napunta na po siya ngayon sa Australia, pinagpala po siya. Di man din karapat-dapat, pero sa habag at awa ng pinakamamalabisus, nandyan ang pag-iingat sa aming pagtrabaho. Uwian po kami, parting Batangas, araw-araw, Cavite, Tarlac, Bataan, ganun po yung trabaho namin kung saan po yung makina, kung site napupuntan. Araw-araw po nagbabiyahe kami. Mas matagal pa po yung biyahe kaysa trabaho. Pero nandyan ang pinakamamahal na Jesus. Nag-iingat. Ako po, nagmamaniho po ako ng isang sa aming service. Dahil sa aking pag-drive, minsan po, nandyan po yung antok. Di po maiwasan. Minsan nakakailip po ako, pero ang pinakamamahal na Jesus po, nagigising po. Nandyan, nag-iingat po, nakakarating po sa tahanan. Sa isa pa po, minapasalamatan ko yung pamahal na Jesus. Isa pong aksidente yung nangyari sa akin. Doon po sa may Cavite. Pagdating po ng traffic light, stop po siya. Nung sinundan ko po yung truck, nung naguna po, yung preno ko po nalaglag. Nung nalaglag po, ang madaling sabi po, ang nangyari po, sinapo ko po yung truck. Buti na lang po, yung truck, yung nabangga ko sa truck, yung guma lang po. Pero yung sa akin, yung wood lang po. Pero kumikunting galos. Pero nandyan ang pag-iingat ng pinakamamalapin Jesus. Pinag-iingatan po ako sa pinakamamalapin Jesus. Dali-dali ko po, pinatakbo yung sasakyan daan-daan. Tinanggal ko po yung preno. Dalawa. Sa harap, sa kanan, mga minamahal. Pagdating po namin sa UST, nalaglag po yung sa kaliwa. Tinanggal ko po ulit yung sa kaliwa. Ang habag ng pinakamamalasus, dalawa na lang yung preno nung kumakabit sa sasakyan ko sa likod. Sabi ng kasama ko, dandaan ka lang. Sabi ko, pag-ingatan tayo ng pinakamamalasus. Ito, grabe. Ang lahat ng papuri, pagpasalamat, pagluwalati, pagdakila, ay tangi sa ating pinakamamalasus lamang.